Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang buong akala ni Tunizue ay nagtagumpay na ito sa kanyang daddy na hindi ito maniniwala sa mga sasabihin ni Justin sa kanya na hindi nito totoong anak ni Dr. Tanyag itong si Zoe, kung kaya't naging panatag naman din ang loob ni Zoe, ngunit hindi naman din ito sukat akalain maniniwala pa rin ang kanyang daddy dahil nang marinig nito ni Dr. Tanyag na nag-uusap itong si Zoe at itong si Morgana. At dinig na dinig nito ni Dr. Tanyag ang mga sinasabi ni Zoe kay Morgana na tama umano itong si Justin na hindi nga umano nito totoong ama ni Zoe itong si Dr. Tanyag, kung kaya't agad naman din gumawa ng paraan itong si Dr. Tanyag upang mapatunayan na tama umano ang kanyang naririnig, ay agad naman din itong gumawa ng aksyon at agad itong nakaisip si Dr. Tanyag na kailangan umano nito ni Dr. Tanyag na magpa-DNA silang dalawa ni Zoe, kung kaya't agad naman din itong inutusan ni Dr. Tanyag itong si Dr. Ray na kumuha umano ito na isang hibla ng buhok ni Zoe upang ipa DNA test umano nito ni Dr. Tanyag sa kadahilan na nananlaki naman din ang mga mata ni Dr. Ray, at agad naman din itong sinabihan ni Dr. Ray itong si Dr. Tanyag kung bakit naisipan umano nito na magpa-DNA test silang dalawa ng kanyang anak na itong si Zoe. At dito, agad naman din itong sinabi ni Dr. Tanyag kay Dr. Ray na narinig umano nito ni Dr. Tanyag na nag-uusap itong si Zoe at itong si Morgana, na sinabi umano nito ni Zoe na totoo naman umano ang mga sinasabi ni Justin na hindi umano ito Tanyag, ngunit hindi umano nito matanggap ni Dr. Tanyag na hindi umano niya totoong anak itong si Zoe, kung kaya't siya na umano mismo ang gagawa ng paraan upang malaman ang katotohanan kung hindi nga ba umano nito totoong anak ni Dr. Tanyag si Zoe, kung kaya't hindi naman din ito nagpaligoy-ligoy pa itong si Dr. Ray, ay agad naman din itong gumawa ng paraan at nang magtagumpay ito na makakuha ng buhok ay agad naman din niyang ibinigay kay Dr. Tanyag, at agad naman din itong pinadiinitis ni Dr. Tanyag, ngunit kinabahan itong si Dr. Tanyag nang tumawag sa kanya ang doktor na nag-DNA test, ngunit nilakasan pa rin ito ni Dr. Tanyag ang kanyang loob at kailangan umano nitong tanggapin ni Dr. Tanyag kung ano umano ang magiging resulta. At dito nang makaharap na nito ni Dr. Tanyag ang medtech, at agad naman din itong inabot ng medtech sa kanya ang resulta, at nang pagtingin nito ni Dr. Tanyag ay hindi nga sila nagmatch ni Dr. Tanyag itong si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.